Good day po sa inyong lahat. Welcome na naman sa another episode ng ating vlog. Ayan, na kung saan ang topic po natin for today ay napaka-interesting dahil ito po ay ang pagsagot natin sa katanungan na kung saan, anong araw ba yung pagkakaiba ng brown egg sa white egg? At bakit nga daw ba mahal yung itlog ng brown egg kumpara sa itlog na puti? So, wala na pong intro, sasagutin na po natin agad yan. Ang itlog na puti at itlog na brown ay wala pong pagkakaiba maliban lang po dun sa literal na kulay. Yung puting itlog ay kulay puti, yung brown na itlog ay kulay brown. Yung puting itlog, ang nangitlog na sa kanyang manok ay kulay puti ang balahibo, at yung brown naman na itlog, ang nangitlog sa kanya ay brown na inahin. Pero may mga cases po na ang brown na itlog ay iniitlog naman ng puting manok. Vice versa. Huwag po kayong makonfuse dahil may mga ginagawa lang po sila dyan sa mga farm kung paano yung mga crosses na kanilang gagawin. Minsan po yung color sexing, yung gagamitin nilang pag-aasawahin nilang manok. Limbawa, yung puting inahin, iaasawa nila sa brown na rooster para kapag nangitlog sila, yung anak nilang babae ay kulay brown. Yung anak nilang lalaki ay kulay puti. Mamanahin niya yung phenotype nung kanyang ama. Puting itlog sa brown na itlog, wala pong pagkakaiba talaga yan in terms of quality, nutrients, flavor, or yung mga pagluluto, yung mga kung anong putahe. Wala po yan, pare-pareho yan. Kung ano po yung lasa ng puting itlog, ganun din po si brown. Kung ano po yung nutrients na kukuha natin kay puti, ganun din po kay brown. Kaya lang, bakit nga daw ba mahal yung brown na itlog? Nagiging mahal lang po kasi yung brown na itlog na yan. Kasi po, yung manok na nangingitlog dyan, sabi na natin yung ating RTL. Yan, kasi mahal din yung RTL ng brown kumpara dun sa white natin . Kaya po siya mahal kasi po, mas malaki yung manok na brown na nangingitlog, syempre, ng brown na itlog. Mas malaki po siya, kaya ang ibig sabihin po niyan ay mas madami siyang kinakain during the growing period. So, from sisiw, day old pa lang, mas malakas na po siyang kumain compared dun sa puting manok na alaga natin. Kaya kapag marami siyang nakain, ibig sabihin, kapag 360 po yung ating puting manok, ibebenta naman po natin si brown ng mga 400 pesos ang isa. Unfortunately, as of now, wala pa po tayong available na RTL ng brown. Kasi nga po, wala pa pong available sa hatchery. Mag-start pa lang po ata silang magpapisa by October. And then, ang isang sisiw po ngayon ng brown ay 100 pesos. So, imagine ano, napakamahal po. Kaya lang po siya nagiging mahal kasi nga po, malaki po siyang manok, marami siyang kinain. Kaya binenta si RTL ng 400, 360 naman si puti. So, kapag nangitlog din siya, ibebenta rin po siya ng mas mahal kaysa kay puti para mabawi po nila yung additional cost nung brown na manok. And then, yung battery cages po kasi, kung si puti ay apat na manok yung nilalagay natin sa isang pintuan ng battery cages natin. Kapag si brown po, hindi po kakasya yung apat. Tatlo lang po yan. Kaya yun pong cost ng cost ni battery cages na pang-apatan ay nagiging tatluhan lang pong manok yon. So, sayang na po yung space, ano? Kasi kung puti sana yung nilagay natin, apat talaga yung nakadesign. Yun po yun. Yun po yung nagpapataas ng presyo ni brown na itlog compared kay puting itlog. Huwag po kayong maniwala dun sa sinasabi nila na kaya siya mahal kasi po organic. Niloloko lang po nila tayo. Maniwala po kayo sa akin. Napaka maliit na porsyento, baka 10% lang po o baka wala pa yung organic egg sa market. Nililin lang po nila tayo sa pagsasabi na ang brown na itlog ay organic. So, huwag po kayong maniwala. Yan.
yan. Anyway, sana po nabigyan ko na naman kayo ng another idea, karagdagang knowledge tungkol po sa ating paitlogging manok. Kita-kita po ulit tayo sa mga susunod nating video. Doon po sa mga interesado na ano nga pala, gustong bumili ng ating battery cages at ready to lay, open na po yung ating December 11. Halos kalahati na po yung naibook dyan. And then, available din po yung ating December 13. Pero malamang iluload po natin yan sa sarili nating farm. And then, may December 21 po tayo. So, pag naubos yung December ano natin, 11, ang isusunod po nating ipabook ay December 21. Sa mga gustong mag-inquire, comment lang po kayo dyan sa baba, or much better po, i-message nyo na lang po ako sa ating FB page, walang iba kundi ang Mang Mugs na ating pinaplas po dyan sa inyong screen. Marami pong salamat, mabuhay po tayong lahat, and God bless.